Yung pangarap lang namin noon sa isipan ay unti-unti na ngayong natutupad sa aming harapan. For today's ganap mga mare, bumili kami ng foam at vinyl tiles para sa aming condo. Tara mga mare, samahan niyo kami. So dito mga mare, pumunta muna kami sa Cebu Home Builders para pumili ng tiles sa sahig. At since nakita namin itong si kuya na nagtitinda ng walis, ayan, bumili muna kami ng walis para may magamit kaming walis doon sa condo namin. At ayan mga mare, pumili na kami ng magiging color or shade ng aming vinyl tiles. At ang gusto kong kulay mga mare, para sa floor namin is wood lang. Paano ba naman kasi mga mare, napaka-aesthetic tingnan at napaka-cozy lang sa pakiramdam pag kulay wood lang yung sahig mo. At ayan nga mga mare, tiningnan ko talaga lahat ng shades dito para mapili ko talaga yung pinakagusto kong kulay. At malayo pa nga lang ako dito mga mare, ayan, nakita ko na talaga yung pinakagusto kong kulay. At eto nga, paulit-ulit ko talagang tinuro na ito na talaga yung gusto kong kulay na bibilhin. Actually mga mare, meron ding shades dito ng wood na merong pattern katulad nito. Pero di ko bet ito mga mare kasi parang sa tingin ko, ang gulo ng pattern tsaka gusto ko yung simple at plain lang. At dito mga mare, tinanong ko yung asawa ko kung approve din ba siya sa kulay na pinili ko at approve naman din siya. Ako din kasi talaga yung pinapipili niya sa mga kulay sa mga ganitong bagay dahil tiwalang-tiwala siya na magiging maganda yung outcome. Actually mga mare, naisipan namin na kami na lang yung bibili ng mga tiles sa floor namin tapos kami na rin yung mag-i-install para makasave kami sa pagpapalabor. Paano ba naman kasi mga mare, nung sinubukan naming mag-inquire sa mga contractors kung magkano yung cost nila sa vinyl tiles at pagpapa-install ay umabot ng almost 60,000 pesos. Kaya ayan, naisipan namin kami na lang yung bibili at kami na lang din yung mag-i-install. Pero good news mga mare, kasi free installation na rin pala dito sa Cebu Home Builders. Kaya ang kailangan na lamang naming gastusin is yung pagbili na lamang ng tiles. 3,370 pesos per box pala yung price nito mga mare. Ang mahal di ba mga mare? Pero mga mare, napaka worth it naman sa presyo nito kasi hindi po ito yung ordinary na vinyl lang na sticker na madaling masira. Since ito po ay SPC Luxury Vinyl, so SPC means Stone Plastic Composite na sobrang tagal masira. Tingnan nyo naman kung gaano kakapal to mga mare at meron na siyang rubber sa likod in which hindi mo na kailangan tong idikit sa tiles mo. At ang advantage din dito mga mare is hindi masisira yung tiles na pinagdikitan mo nito. So ayan mga mare, umorder kami ng 15 bucks tapos each box meron siyang 10 pieces. So since yung each box ay nagkakahalagang 3,370 pesos, so 3,370 pesos times 15, so umabot ng 50,550 pesos. At ayan nga mga mare, dumukot na ng ATM at binayaran na ng sugar daddy ko. Sana all my sugar daddy. At since first time pa naming bumili dito sa Cebu Home Builders, nagsuggest sila na kumuha kami ng loyalty card at ayan, sobrang laki ng discount namin. Tingnan nyo mga mare, from 47,462 pesos, ayan, naka-discount kami ng 5,000 pesos. Kaya't ang total na nabayaran namin is 42,462 pesos na lang. And kung ikukumpara natin mga mare sa presyo ng contractor which is 60,000, o diba sobrang laki ng natipid namin, 18,000 pesos. Actually mga mare, okay na din talaga yung presyo ng contractor kung wala ka talagang time na mag-hands-on sa pagpaparenovate ng condo mo. Pero kung meron ka naman talagang time at kaya mo naman talagang gawin sa sarili mo, then why not gawin mo na lang at ikaw na lang yung gagawa kasi mas malaki din talaga yung masisave mo. Sa mga oras na to mga mare, andito kami sa kanilang warehouse para pick upin yung aming mga binili na tiles. As you can see dito mga mare, SPC flooring siya which means 100% waterproof at hindi siya madaling mapunit. Ang sa amin lang din kasi mga mare, kung bibili kami ng tiles, yung long-lasting na lang din. Kasi mas malaki yung magagastos namin if paulit-ulit kaming bibili ng tiles. At ayan, natapos na sila sa paghahakot at ayan, binigyan na lang din namin sila ng pang-snack. Pagkatapos nun mga mare, nagpunta na kami sa aming condo para hakutin tong mga binili naming tiles. So ayan, bumili kami ng Jollibee para pang-lunch namin at ito namang asawa ko for the hakot yung person. Wala talaga akong magawa dito mga mare kundi manood lang sa kanya kasi alangan naman ako yung maghahakot. Kita niyo mga mare, umaambon na pero naghahakot pa rin siya. Habang naghahakot siya dito mga mare ay napaisip na lang talaga ako na sobrang swerte ko talaga sa asawa kong ito. Paano ba naman kasi mga mare, wala siyang bisyo, hindi umiinom, hindi naninigarilyo. Walang barkada kasi gusto niya talaga na kami lang dalawa sa bahay palagi yung magkasama. At tingnan niyo dito mga mare, napahawak na lang siya sa kanyang baywang. Dahil ang sabi niya sa akin, sumakit daw yung kanyang baywang sa kahako. Gusto ko sana siyang tulungan sa mga ganitong bagay pero ayaw niya din talaga akong patulungin dahil ayaw niya din akong mapagod. Paano ba naman kasi mga mare, palagi niyang sinasabi sa akin na siya
na daw bahala sa mga ganitong bagay dahil pang Disney princess lang daw ako. Sana all Disney princess ang treatment. Pagkatapos ng mga mare ay kumain na rin kami ng lunch. After namin kumain ng lunch mga mare, nagpunta kami dito sa Mandawi Farm. Sobrang lapit lang din sa condo namin, mga 2 to 3 minutes away lang. Bibili kasi kami dito mga mare ng foam para sa double deck at bed namin. At dito mga mare, habang naghahanap kami ng foam, nakakita kami ng maraming sofa dito. Pero hindi muna kami ngayon bibili ng sofa mga mare kasi foam lang muna yung bibilhin namin sa ngayon. Pero dito rin kami siguro bibili ng sofa mga mare kasi sobrang daming pagpipilian dito. At tingnan yung mga mare, meron na din sila ditong naka-display na bed na meron ng foam para makita ng mga customers kung gano'ng kaganda yung magiging outcome. Ngayon pa lang mga mare, nai-imagine ko na talaga kung gano'ng kalambot humiga sa higaang ito. At eto nga mga mare, excited na rin akong pumili ng ganun kakapal at ganun kalambot na foam. Actually mga mare, sobrang daming foam na pagpipilian dito. Meron ding mura lang, meron ding mahal naman. At ang napili naming foam dito mga mare is yung Flex Premium dahil sobrang lambot. At dito mga mare, bumili kami ng tatlong foams para sa double deck at sa bed namin. So dito mga mare, bumili kami ng isang single size na foam in which nagkakahalagang 6,275 pesos. Bumili rin kami ng semi double size na foam which is nagkakahalagang 9,750 pesos. And then bumili rin kami ng double size na foam para sa aming bed which is nagkakahalagang 13,550 pesos. By the way mga mare, kasama na dun sa presyo yung cover. Pero take note mga mare, separate price po yung cover. So depende na po sa inyo kung bibili din kayo ng cover para sa foam. At ayan nga mga mare, binayaran ulit ng aking sugar daddy. At since kumuha kami ng kanilang home card mga mare, ay nakapag-discount kami ng malaki. Ayan, tingnan nyo naman dito mga mare, from 30,475 pesos naging 24,500 pesos na lang yung total na nabayaran namin dahil sa discount. By the way mga mare, schedule for pick up po yung foams dito. Kaya't babalikan na lang namin to the next day. By the way mga mare, pagkalabas namin, meron kaming nakita ditong nagtitinda ng mangosteen. Kaya bumili na rin kami ng 2 kilo nito kasi gustong gusto rin ito ni mama ko. At habang paalis na kami dito mga mare, ayan, meron kaming nakita ditong picture. 2x2 picture pala ito ng asawa ko mga mare. At tingnan nyo kung gano'n siya kapayat pa dito. At dito nga mga mare, ay nag-joke pa siya kung sino daw yung kamukha niya. At tawang-tawa na lang talaga ako sa sinabi niya. Sana naman ako si Dondon Tiboy Ross, karang mga Alex Impoy. O diba, wala talagang araw na hindi ako napapatawa nitong mga mare. Yun bang kahit naiinis ka dahil sa sobrang traffic dito sa Cebu ay napapawi lahat dahil sa jokes niya. Sobrang napagod talaga kami ngayong araw mga mare dahil sobrang dami naming nilakad ngayon. Pero ibang pagod yung nararamdaman namin mga mare at the end of the day. Yun bang kahit pagod yung katawan mo pero ang saya-saya lang ng puso mo. Dahil unti-unti na naming natutupad yung mga pangarap naming mag-asawa. Isa kasi talaga to sa mga pangarap namin noon na nasa isipan ng namin pero ngayon unti-unti nang natutupad sa aming harapan. Ang sarap lang talaga sa pakiramdam yung nagsimula kayong walang-wala tapos unti-unting nakakapundar at natutupad yung mga pangarap niyong mag-asawa. Kaya sa mga nanonood ngayon, huwag niyong pagsisihan na nagsimula kayo sa wala. Kasi kapag nakamit niyo na yung pangarap niyo, mas ma-appreciate niyo lalo yung mga pinaghirapan niyo.